Magandang araw mga mag-aaral. Pag-usapin natin ngayon ang inheritance ng object-oriented programming. Nakabalog sa ating talakayan ngayon ay ang topics tungkol sa inheritance, subclass and superclass, ang extend keyword, ang paggamit ng inheritance, ang super keyword, overriding methods and overriding constructor. Ang inheritance ay isang object-oriented programming techniques na ginagamit para ma-inherit ang mga attributes at mga methods sa isang class at kukunin doon sa ibang class. So, kung sinasabi nating inherit, no? Or mamanahin, ito yung mga attributes o katangian at ang methods o yung mga pwedeng gawin ng isang class. Ang superclass ay dito tayo mag-inherit ng mga attributes and method. Yung subclass naman ay siya yung mag-inherit ng attributes and method sa superclass. Ang extend keyword ay ginagamit ng subclass para ma-inherit niya yung mga attributes and methods ni superclass. Halimbawa, itong syntax natin ng paggamit ng inheritance, kailangan tayo gagamit para ma-accomplish yung task ng inheritance, kailangan ay gagamit tayo ng extend keyword after the subclass name. So, meron tayong modifier, may class, yung mga subclass name, tapos extend, then the superclass name, nakapalog dito yung mga attributes and methods. Halimbawa, meron tayong dalawang class na nagawa. Ito si person class and toddler class. So, si person class, siya yung pinaka-parent class kumbaga, na magpapa-inherit ng kanyang mga attributes. Tapos, si toddler naman, siya yung child class na mag-inherit sa mga attributes and methods ni person class. So, kung kaya, gagamit tayo ng extend na keyword and kung saan siya mag-inherit ng mga attributes and method. In this particular example ay itong si person. So, toddler extend person, ibig sabihin, si toddler will inherit all these attributes and methods na mayroon si person. At ang kagandahan dito sa inheritance, yung nag-inherit, aside from makuha niya yung mga attributes and methods na mayroon ng superclass, ay pwede rin siya magkaroon ng sarili niyang mga attributes or methods. Dito sa ating IDE, itry natin nagagawa ng bagong package na inheritance. Tapos, from the inheritance na package, gagawa tayo ng class. At of course, kailangan na pag gumawa tayo ng mga class, meron dapat main dyan. Itong main ay palaging naka-check yung public static void main na bagay dito. At nandiyan na po yung main na ating nagawang class. Gagawa pa tayo ng another class
pangalan natin ito ng person. At of course, naka-uncheck na ito dahil si main lang ang dapat na meron itong main na bagay dito. So, nakagawa natin ng person class. Gagawa pa tayo ng ibang class. Pangalan naman natin ito ng toddler. And then, naka-uncheck ulit ito. And then, finish. So, meron tayong tatlong class sa passwords na inheritance. Si main, person, and toddler. So, sa main, tayo mag-initialize ang ating mga program. Ito is person, siya yung pinaka, yung sinasabi natin kanina na super class. At si toddler yung sub class. So, si person, siya ang magpapa-inherit ng mga attributes and methods sa mga subclasses. So in this case, gumawa tayo ng mga attributes ni person na name, sex, and age. So, ito yung attributes na pwede natin ipa-inherit sa subclass na si toddler by kaya of course using the extend keyword. Pero una, kailangan natin initialize muna or instantiate itong mga ginawa natin dito kay person, yung kanyang mga attributes. So dapat initialize natin dito sa main upang gagana yung mga programs na ginawa natin. So, ano ba itong instantiation? Ito nga yung new person na mga bagay. So, person, it is the class person. And then, lagyan natin siya ng identifier na P. Then, siya na yung bagong person. So, instead of using person, doon sa program natin, we can use P to instead of the person. So, mapapansin natin na once nag-initialize tayo, ma-access na natin kung ano man ang mayroon, kung ano ang nandun kay person. So, name, sex, age, nandiyan na, ma-access na natin. Kasi toddler, try natin na i-access si toddler dito sa main ay mag-error. So, hindi niya mabasa o hindi niya ma-access dahil nga wala pa naman tayong nilagay na mga bagay kay toddler. Attributes man, sarili niya attributes o ano pa man. So, wala pang laman itong kay toddler. So, paano gagawin yan? Sa inheritance, gawin lang natin na mag-extend yung subclass kay superclass na person. So, once na nilagyan natin ito, automatic na mayroon na rin siyang attributes na name, age, and sex. Kasi yun yung attributes na mayroon si person. That's why, balik tayo dito sa main, pag i-try natin na i-access si P, mayroon na siya. Mayroon na siyang laman. Balik tayo kay person class, gagawa lang tayo dito ng object method. So, ito yung mga method na nakapalag mismo sa mismong class. So, check status, void, wala tayong i-call out, kundi kung ano man yung ilagay natin dito. So, yun yung lalabas. In this case, nag-concatenate tayo ng name, sex, and age. So that will be the object method na check status. And dito sa main, pwede na natin lagyan, no? I-call out
or lagyan kung ano man yung gusto natin na lagyan. Halimbawa, si name, sa that name equals David, P.sex, P.h, and ganun din kay toddler, name, sex, and age. So, copy paste lang yan. And then, palitan natin kung ano yung laman nito. And then, check status, city. So, ibig sabihin dito, lalabas ito. And, check status si toddler. Lalabas ito. So, kahit wala pa nga tayo nilagay na anumang attributes or methods kay toddler, dahil nag-extend tayo kay person, so ibig sabihin lahat ng mga attributes and methods na mayroon sa person ay ma-inherit na rin si toddler. So, in this case, dahil nag-check status tayo kay person and toddler, so lalabas itong mga name, sex, age na ating nilagyan ng laman. Ang maganda nga sa tulad ng sinabi natin kanina dito sa inheritance, si toddler pwede siya magkaroon ng sarili niyang mga attributes and methods. So, in this case, gagawa tayo ng object method para kay toddler na drink. Okay? And then, dahil toddler siya, so, pwede niyang gawin yung drinking milk. So, nag-concatenate lang tayo dito. System.out.println drink milk. And dahil dito kay person, ito lang yung kanyang mga attributes, ito yung kanyang check status na object method, name, sex, and age. So, was na i-try natin na kunin yung attributes o methods na mayroon ni toddler ay mag-error. Para kay toddler lang yung methods na drink. Dahil hindi pwedeng inherit ni parent class yung mga attributes or methods na mayroon si toddler na wala sa kanya. So, makita natin na nag-error yung drink na object method na para lamang kay toddler. So, dahil na-inherit ito ni person, so therefore, itong si person na class, saka ni toddler na class, meron sila itong name, sex, and age, in addition doon sa drink milk na methods na inilagyan natin kay toddler. So, pwede natin gawin ito. At siguro iniisip niyo bakit hindi natin ginawang constructor itong paglagay natin ng mga laman ng attributes ng name, sex, and age. Ito ay ating maintindihan. Halimbawa ay ginawa nga natin na nag-constructor tayo kay person, no? Yung name, age, and sex. No? So, sa pag-constructor naman talaga, yung gamitin natin itong class name as the constructor name. So, person, tapos ilagay natin dito sa argument natin yung mga attributes na in-establish natin, which is name, sex, and age. And gagamit tayo ng this na keyword para ma-distinguish natin yung mga global variables
sa local na rural. Since pareho sila, pareho yung global sa local variable, so this keyword is important para ma-distinguish natin kung ano ang ating pinag-record. Global variables ba o local variables? So, mapapansin natin na si Tadler ay nag-error na siya. Nag-constructor tayo. Try na natin na mag-constructor. So, si Tadler ay mag-error na. So, sinasabi ito implicit constructor. Ibig sabihin, parang hindi niya naintindihan kung ano yun. No? Ano yung bagay na ginawa. So, hindi klaro sa kanya yun. So, ano ba ang dapat natin gawin para ma-solve itong bagay na ito? So, sa pamamagitan ng paggawa ng overriding constructor. So, sa overriding constructor, you are now required to call the constructor of the superclass. So, tatawagan lang natin yung constructor ng superclass. So, in this case, meron tayong class na person, saka yung si class na toddler, meron the parent class and the child class, or the superclass and the subclass. So, si person class, meron siyang constructor dito. Then the arguments at yung mga methods na meron siya. Ngayon, kay toddler, so para hindi siya mag-error, so we are now required to call the constructor of the super class, which is person. So yung super ay parayan kay yung word na parayan kay person as the super class. So i-establish natin lahat yung kanyang mga arguments, no, or parameters na mayroon si constructor, and then pwede rin natin dagdagan pa ng mga attributes. Ang super keyword ay ginagamit yan ni subclass at ginagamit para tawagan or i-call yung superclass para ma-access natin yung kanilang mga constructor, attributes, and methods. So, balik tayo dito sa ating IDE. So, dahil nag-constructor na tayo dito kay person, so si toddler ay mag-error. So, humingi na siya ng constructor din. So, sa pamagitan ng paglagay itong mga constructor na at mga parameters, mga arguments natin na name, sex, and age. At isama natin yung, i-call out natin yung constructor ni super class. So, it is the person. So, gamitin natin yung super na keyword na tumutukoy yan kay person. So, name, sex, and age. So, mapapansin natin wala nang error kay toddler. Kaya once nag-constructor na tayo, nag-overriding constructor tayo, ay itong ginawa natin kanina ay hindi na natin gagamitin pa. So, kaya wala nang say-say ang yung una natin ginawa dahil nag-constructor na tayo. But, at any rate, the same ang output pa rin. So, nandito yung sex status, name, sex, and age ni person, saka name, sex, and age ni toddler, plus yung attributes na o yung methods na meron ni toddler na wala yan kay person. Ang isa pang kagandahan ng inheritance ay itong si toddler ay pwede siyang magkaroon ng sarili niyang attributes. So, hindi naman natin maikaila na yung mga anak ay meron ng mga katangian na wala doon sa parent class. So, in this case, pwede tayong maggawa ng sarili niyang mga attributes o katangian. In this case, gumawa tayo ng favorite game in as an addition to yung attributes na namana niya kay
person. So, nagdagdag tayo ng name, sex, age, karagdagan itong pregnant girl. So, of course, establish natin dito muna yung kung ano yan, favorite game. And then, i-call out muna natin yung constructor ni super class, which is the person, by using the super na keyword. So, name, sex, and age. And again, sa constructor, gagamit tayo ng this na keyword to distinguish yung global variable sa local variables. Then, i-check natin yan dito sa main. So, of course, may mga error dito dahil kailangan na natin na lagyan ng laman yung dinagdag natin, which is the favorite game. So, ilagyan lang natin dyan ang example in favorite game as an additional attributes ni toddler. So, dahil si person ay meron siyang object method na check status na name, sex, and age. So, once na i-try natin na i-run yan, so, since na toddler lang ang mayroon nung attributes na favorite game, at methods na drink milk. So, when we try to do this check status na bagay, ay mapapansin natin na hindi pa rin mag-appear itong attributes na ito na dinagdag natin. So, meron tayong dapat munang gagawin para lalabas itong bagong attributes na inilagay natin kay toddler. So, dahil nga yung check status kanina ay para lang sa name, age, and sex. So, ito yung ma-solusyonan natin yan sa magitan ng paggamit ng overriding method. So, ang overriding methods ay yung pag-retain ng functionality from the superclass sa magitan ng paggamit ng super keyword with the method name. So, in this case, sa class person, meron tayong text status, and then sa toddler, extend person, sabi-sabihin, nag-inherit niya lahat ito. So, at since na nagdagdag tayo ng attributes, so kailangan natin na i-call out na yung super na check status. So balik tayo dito sa ating IDE. So ito nga yung object methods na mayroon. So, once na so, ito rin yung dinagdag natin na check status kay toddler, which is the favorite game. So, hindi yan na ma-access yan ni person dahil hindi nga niya pwedeng hindi naman niya pwedeng inherit yung favorite game na yan. So, kung kaya aalisin na lang natin yon, and then ang mangyari dyan ay para lamang kay toddler yung text status. However, para may dagdag pa rin natin itong mga object method na mayroon si person, ay gagamit tayo ngayon yung overriding method na sinasabi by using this by adding this super
that check status dito sa check status kanilas. Upang sa ganun ay maisama natin yung mga naunang mga attributes na mayroon si person sa in-inherited toddler plus yung favorite game na bagong attributes na mayroon si toddler. So mapansin natin na nandiyan pa rin yung check status ni toddler, nandiyan yung name, sex and age, at in addition dun sa favorite game at saka yung kanyang methods na drink nyo. So in addition, pwede nating gamitin itong pag-concatenate na name dahil nga na inherit naman ito ng lahat ang mayroon si person. Kaya't pag inira natin yon ay ito yung name plus yung drinking milk. So ito yung pamamaraan para ito yung tinatawag natin na overriding method para sa ganun ay may help, mailabas natin yung bagong attributes na inilagay natin kay toddler, at the same time maisama pa rin natin kung ano yung meron kanina na inherit niya kay person. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.